Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ito ay base sa pagsasalaysay ng lolo ko. Nangyari ito mga dekada 70 sa lalawigan ng nanay ko. Naging matunog at matagal itong naging usap-usapan doon sa kanilang probinsya. Tungkol ito sa isa nilang kababaryo na matagal na nilang pinaghihinalaang aswang. Ito ay si Mangkulas. Madalas kasi na mawala ang mga alaga nilang hayop noon. Nang iba pa nga ay natatagpo ang patay at wasak ang mga katawan. Kaya si Mangkulas ang kanilang pinaghinalaan ay minsan na kasi itong nakitang kinain ang alaga niyang sisiw. Noon ay pawang mga hayop lamang nila ang kadalasang napipinsala. Pero habang lumalaon ay lumalala ang problema nilang iyon. Lalo na nang magsimula ng magkasakit ang ilan sa mga tagaroon ng biglaan na sinasabi ng kanilang mga kaanak na bago magkasakit ang kanilang mga mahal sa buhay ay nararamdaman nilang mayroong umaali-aligid sa kanilang bahay. Ang kaso ay wala naman silang sapat na katibayan para patunayan yung kanilang mga sinasabi laban kay Mangkulas. Kaya para sa ilan, nananatili lamang iyong mga haka-haka hanggat hindi ito napapatunayan. Pero ang masaklap, kapag hindi naagapan yung mga kababaryo nilang bigla ang nagkakasakit, ay talagang nauuwi iyon sa pagkamatay. Kaya ang karamihan sa kanila ay nagpupuyos na sa galit, lalo na yung mga naulila. Dumating pa nga umano sa punto na sa loob ng isang buwan ay hindi maaaring walang mamamatay na taga sa kanila. Isa lang ang pinagkakatiwalaan nilang manggagamot noon sa kanilang lugar. At sinabi mismo nito na mayroon nga raw aswang sa kanilang baryo. At ito ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Minsan, isang batang babae ang biglaang nagkasakit. At ilang araw lang ang binilang tulad ng iba ay namatay din ito. Hindi matanggap ng mga magulang ng bata ang maagang pagpanaw ng kanilang anak. Masayahing bata pa naman ito at mabait. Kaya matinding galit at sobrang sama ng loob, lalo na ng tatay nito. Pagkukwento pa ng mga magulang ng bata, bago magkasakit ang kanilang anak, ay may nararamdaman silang mayroong dumadapo sa isang puno na malapit sa kanilang bahay. Nangyayari ito tuwing mag-umpisa ng dumilim. Pero hindi nila inakala na aswang iyon. Dahil kaiba sa mga naririnig nilang kwento ang ginagawang paghuni nito. Naluba nilang pinagsisihan iyon dahil sa naging kampante sila. Noon nila nalaman na may kakayahan pala ang mga itong manggaya. At magpanggap na katulad ng mga karaniwang hayop na nasa kapaligiran. Ang huling natatandaan umano nila, ayon na rin mismo sa pagkukwento,
noong tatay ng bata ay nagising umano siya isang madaling araw nang marinig ang tila pagdaing ng kanilang anak at naramdaman niyang mayroong nasa silong ang kanilang bahay na nang kanya iyong usisain ay napag-alaman niyang isa pala iyong baboy. Pero dahil sa marami naman sa kanila na taga roon ang nag-aalaga ng baboy kaya hindi niya iyon binigyan ng ibayong pansin. Ang nasa isip niya ay baka pag-aari ito ng isa sa kanilang mga kababaryo at nakawala lang. Kaya kanila na lamang inasikaso ang kanilang anak at nilapatan ng pangunang lunas ang pananakit ng tiyan nito. Hindi nila akalaing iyon na pala yung huling pamamaraan ng aswang na gagawin sa kanilang anak para matagumpay nitong maisagawa ang maitim na balak. Ayon pa kay Lolo, habang ikinukwento ito sa kanila nung tatay nung bata, ay talagang naluluha ito dahil sa tindi ng sama ng loob. At ramdam nila na gusto talaga nitong makaganti upang bigyang katarungan ang pagkamatay ng kanyang anak. Makaraan ang ilang araw matapos na mailibing ang bata ay madalas na nilang nakikita yung tatay nito na may nakasukpit na itak at may dalang bagakay na nag-aabang sa mga pinaghihinalaan nitong lugar na maaring daanan nung aswang. Sabi ni Lolo, nang minsan niyang makita ito ay huminto siyang sandali at nakipag-usap. Tinanong niya ito kung mayroon ba siyang pinaghihinalaan na siyang maaring gumawa sa kanilang anak ng ganon. Sumagot ang lalaki at sinabing alam na raw ni Lolo kung sino ang maaring gumawa noon. Dahil isa lang naman umano ang pinaghihinalaang aswang sa kanilang lugar. Agad namang naunawaan ni Lolo kung sino ang tinutukoy nito. Kaya kanyang iminungkahi sa kanya na wag na lang muna niyang ipakita yung kanyang galit sa pamamagitan ng pag-aabang na may mga dalang armas. Sabi ni Lolo, kahit mahirap ay kailangan na lang niya munang tanggapin ang pagkawala ng kanyang anak. Bagay na hindi naman agad sinang-ayunan nung kababaryo niya. Pero nagpatuloy pa rin daw si Lolo noon at ipinaliwanag sa kanya ang ibig niyang sabihin. Maging yung gusto niyang mangyari. Kanyang sinabi sa tatay nung bata na si Mang Ador na may naisip kasi siyang paraan. Kanila umanong yayayain sa isang inuman si Mang Kulas na kanilang pinaghihinalaan. Palalabasin nila na mayroong okasyon. Kaya ipinaliwanag niya kay Mang Ador na paanong sasama iyon kung nakikitang may balak na kagad siyang masama. Dahil sa mga sinabi na iyon ni Lolo ay naliwanagan si Mang Ador at naunawaan kung bakit gusto ni Lolo na wag na muna siya magpakita ng galit. Sa halip ay kanyang ipakita na kanya nang natanggap ang pagkawala ng kanilang anak. Kaya matapos na magkaunawaan ay kanilang pinlanong mabuti ang gagawin. Kinausap nila ang iba pa nilang kababaryo na malapit sa kanila at may galit din kay Mang Kulas. Maging yung nag-iisang manggagamot sa kanilang lugar na kanilang pinagtitiwalaan ay kanila ding sinabihan dahil naisip nilang malaki ang maitutulong nito sa kanilang gagawin. Pagkat marami itong nalalaman pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa mga di pangkaraniwan at kababalagan.
na ang pagkasunduan nila na kanila nang wawakasan yung mga ginagawa nitong pagkakalat ng lagim sa kanilang lugar. Kanila na itong kikitilin. Sumang-ayon naman ang lahat ng kanilang mga kinausap at malinaw sa kanila yung magiging papel ng bawat isa. Nagkaisa din sila na kapag kanilang naipagtagumpay yung plano ay walang sino mga amin sa kanila. Kaya bago matapos yung kanilang pag-uusap ay nagtakda sila ng araw kung kailan nila iyon isasagawa. Bago sumapit yung itinakda nilang araw ay pinunta ni Lolo si Mangkulas at kanya itong sinabihan bukol sa magaganap na okasyon na kanya rin itong inimbitahan. Hindi naman naging mahirap para kay Lolo nagampanan yung kanyang papel dahil sa pumayag naman ito kagad ni hindi nga siya nagdalawang salita nakabaliktaran sa kanyang inaasahan dahil ang buong akala niya ay tatanggi pa ito dahil sa alam din naman ni Mangkulas na mainit ang maraming kababaryo nila sa kanya. Pero iyon nga ang nangyari, pumayag naman kaagad ito. Pero bago sila naghiwalay ay nagtanong pa ito kay Lolo kung sino-sino raw ang mga pupunta doon at dadalo. Sinabi ni Lolo na halos lahat ay pupunta doon. Muling nagtanong sa kanya si Mangkulas kung pati ba raw yung manggagamot sa kanilang lugar ay pupunta. Na ikinabigla naman iyon ni Lolo. Hindi niya inaasahan na magtatanong ng ganon si Mangkulas sa kanya. Pansamantala siyang natigilan at hindi kaagad nakasagot. Naisip niya kasi na baka alam na nito ang kanilang balak. Pero sumagot pa rin si Lolo at sinabing oo. Dahil halos lahat naman ay inimbitahan. Na ang tanging narinig na lang raw niya na isinagot sa kanya ni Mangkulas ay sige, pupunta ako. Sabi ni Lolo, pag-aamin niya, kinabahan siya noong mga sandaling iyon. Makaraan ang dalawang araw, maaga pa ay pumunta na si Lolo doon sa pagdarausan ng handaan. Iyon na yung itinakda nilang araw para sa katapusan ni Mangkulas. Wawakasan na nila ang kasama nito. Kung kaya hindi sila nang hinayang na maghanda talaga ng marami. Nagambagan sila sa kanilang ihahanda sa okasyong gawa-gawa lang nila. Maaga siyang pumunta para tumulong sa pagkakatay. Ang mga alauna na ng hapon at nang marami na silang naluto ay nagpasya na si Lolo. Napuntahan na si Mangkulas para sunduin. Nakita niya rin kasi na isa-isa na nagdaratingan ang iba pa nilang kababaryo na ang ilan sa mga ito ay walang kaalam-alam sa kanilang plano. Gagawin nila iyon sa loob mismo ng bahay nila mga Dor kapag naroon na sila at magkakaharap na sa inuman. Pagdating ni Lolo sa bahay nila Mangkulas ay naabutan niya itong nakahanda na rin at isinasara na yung bintana ng kanyang bahay. Nag-iisa lang itong namumuhay. Ang alam ng marami sa kanila ay nag-iisang apo ito nung namayapang matanda na kanilang kababaryo na si Aling Pasing. Nasimula nang mamatay yung matanda ay si Mangkulas na ang nag-asikaso ng lupang iniwan nito. Nang maayos ng lahat ay magkasama na silang nagpunta doon sa handaan. Naging kaswal lang ang lahat at hindi mo mahalata na may binabalak sila para kay Mangkulas. Matapos magkainan
ay nagkayaan na sila na pumasok sa bahay upang doon mag-inuman. Sa tingin pa lang ay nagkakaunawa na silang lahat na naroon sa loob ng bahay. Sabi ni Lolo nung sandaling iyon ay ang lakas umano ng pagkalabog ng kanyang dibdib. Nakakakaba umano yung bawat tagpo ng mga oras na iyon. Lalo na nung makalimang ikot. Iyon kasi yung palatandaan nila. Pero bigla ay yung nabago ng kaunti. Nang bago tagay ni Mang Kulas yung inumin na nasa kanyang harapan, ay pinansin nito yung itak ni Lolo. Sabi ni Mang Kulas, kanina pa raw niya ito napansin nung siya ay sunduin ni Lolo. At kanina pa rin daw niya gustong makita kung gaano ito kaganda at katalas. Hindi naman nila binigyan ng gaanong pansin yung mga sinabi na iyon ni Mang Kulas. At kanilang pinagbigyan ang hiling nito na makita iyon. Dahil talagang pansinin ang itak ni Lolo. Maganda kasi ang puluhan nito na mayroon pang mga ugip. Kaya bago iyon hugutin ni Lolo mula sa kanyang lalagyan, ay minsan pa silang nagkatinginan ng kanyang mga kasamang naroon. Pero nagulat sila sa mga sumunod na nangyari. Hindi talaga nila inaasahan iyon. Napakabilis ng mga pangyayari. Nakita na lang nilang biglang tumayo si Mang Kulas at walang sabi-sabing tinaga yung manggagamot. Humugot na rin ang itak yung ibang mga kasama ni Lolo, pero mayroong biglang inilabas si Mang Kulas mula sa kanyang bulsa. Isa iyong botelya na may langis at nakita pa nilang kumukulo iyon. At bigla iyong umawas nang tanggalin ni Mang Kulas yung takip nito. Sinabi niyang nagkakamali umano sila Lolo na siya ang kanilang pinaghihinalaan at sinasabing aswang. Dahil ang totoong aswang umano ay yung manggagamot. At nakita nga nilang naging mabalasig ang mukha nito. Na halos maputol na ang kanyang liig, ay nagawa pa rin itong makapagmura at sinabiang hayop umano si Mang Kulas. Nagulantang ang lahat ng mga naroon. Sabi pa ni Mang Kulas ay kanya raw itataya ang buhay kung kanilang pakakawalan pa yung manggagamot. Kahit na ganun na ang kalagayan nito, ay magagawa pa rin umano nitong mabuhay. At totoo ngang nagagawa pa nitong makatayo habang sinusuportahan ang kanyang ulo, na kahit patuloy nang umaagos ang mga dugo nito. Nakakakilabot yung pangitain na iyon, sabi pa ng lolo ko. At nagawa pa umanong magwala ng manggagamot. Nahuhugutin pa sana nito ang kanyang itak. Pero naging maagap na si Mang Kulas na matapos itaga sa lupa ang itak ni Lolo ay kanya na iyong pinasundan. Tuluyan ang naputol ang leeg nito at halos magkasabay na bumagsak sa lupa ang ulo at walang buhay nitong katawan. Nung huli ay nalaman nilang natunugan na umano ni Mang Kulas ang kanilang plano, pero nakipagsapalaran pa rin siya upang sa wakas ay matapos na yung ipinaparatang sa kanya kahit pa nga lupa iyong delikado. Kaya sinamantala na rin niya yung pagkakataon na tinanggap niya yung imbitasyon ni Lolo. Wala namang naghabol sa manggagamot dahil tulad ni Mang Kulas ay solo lang ito sa buhay. Ngunit hindi kagaya ni Mang Kulas na kahit paano ay alam nila ang pinagmulan. Yung manggagamot ay wala silang anumang ideya. May nagsasabi na taga-duwenyas raw ito. Pero isa ang sigurado,
hindi malinaw sa kanila kung saan ito nagmula. Nanoon nga lang rin nila na pag-isip-isip kung paano nga ba yun napunta sa kanilang lugar. Sabi ni Lolo ay basta nakita na lang nila ito doon isang araw at nakisalamuha, na mula noon ay naging karaniwang figura na lang rin sa kanilang lugar. Magandang araw po sa iyo, Sir PB. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan habang binabasa mo ang kwento kong ito. At sana'y magustuhan mo rin at mapili. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Noel. Ang ibabahagi ko ay karanasan po namin ng nanay ko. Noon po kasi, nang mausong muli ang bayong, ay napagpa siya ng nanay ko na ilagay yung naipon niyang pera sa pagninegosyo. Nasa bahay lang kasi siya noon at tanging tatay ko lang ang naghahanap buhay para sa amin. Solong anak lang po ako. Pinagtiyagaan ng nanay ko na matutunan kung paano gumawa ng plastic na bayong. At nang kanya iyong malaman, ay bumili na kami ng mga rolyo-rolyong plastic sa Divisoria na siyang ginagamit sa paglalala noon. Matibay po na klase ito na bayong. Kaya naman noon, halos lahat ng mga namamalengke ay naiinganyong bumili. Isa pa, naiiwasan ang pagdami, ganun na rin ang pagkalat ng mga plastic. Noong umpisa ay sa mga palengke namin dinadala ni nanay. Sumasama kasi ako sa kanya kapag wala akong pasok. At dahil taga-Mandaluyong kami noon, kung kaya sa palengke ng Kalentong, San Juan at Pasig namin dinadala dahil iyon ang malapit. Pero kalaunan, nung lumalakas na talaga, ay dinadala na niya yung mga bayo sa ibang lugar. Lalo na nung may makilala siya sa palengke ng Pasig at sinabing papatok daw yung paninda niyang bayong doon sa kanilang lugar. Sapagkat wala pang ganong klase ng bayong sa kanila. Kaya bumabiyahe na noon si nanay sa norte, pati na rin sa katimugang bahagi ng Luzon. Minsan sumama ako sa kanya dahil sa ang dami ng order. Bukod doon ay kanya pang dinagdagan yung bilang ng aming dinala dahil sa naisip niyang sulitin na yung aming pagbiyahe. Magtitinda pa kami doon sa palengke ng lugar na aming pupuntahan bukod sa mga in-order na sa kanya. Ikinakarga lang namin ito sa bus. Minsan ay may mga tumutulong pa sa amin sa pagkakarga noon. Dahil noong mga panahon pong iyon ay talagang masasabi mong mababait pa ang mga tao at matulungin. Ewan ko nga ba kung bakit biglang nag-iba na yung takbo ng pag-iisip ng mga tao ngayon. Maikwento ko lang pong sandali, Sir PB. Dati, mataas ang moral ng mga Pilipino, sa totoo lang po. Kahit nga sa paggalang pa lang sa bansa at sa mga sumisimbolo dito, ay talagang mapapansin mo po iyan noon. Kapag naririnig dati na inaawit ang lupang hinirang, ay talagang tumitigil ang mga tao sa kanilang mga ginagawa at sa paglalakad. Tumatayo ng tuwid at inilalagay ang kanilang mga kamay sa kaliwang dibdib at makikisabay sa pag-awit. Pati po mga sasakyan ay humihinto po talaga. At dati po
tutulungan ka ng walang bayad. Nakapag inabutan mo pa nga ay tumatanggi. Pero ngayon, ibang iba na. Naging masyado ng materialistiko ang mga tao. At iyon na nga po, hindi naman kami nahihirapan noon sa pagbabiyahe. Kahit pa marami yung mga bayong na aming dala. Dahil marami naman tumutulong sa amin sa daan. Nang dumating kami doon sa lugar na pagdadalan, nung mga inorder sa aming bayong, ay talaga namang gutom na ako. Tanghali na kasi. At ang tanging naming kinain sa biyahe ay yung mga pugo na inilalako sa bus. Pero sinabi sa akin ni nanay na akin na lang munang tiisin iyon dahil sa malapit naman na at darating na yung kanyang kausap. Kaya ganun nga ang aking ginawa. Tiniis ko na lang muna yung gutom na aking nararamdaman. Makaraan ang ilang minuto ay dumating na nga yung umorder ng mga bayong kay nanay. At nagyayapa ito na doon na kami mananghalian sa kanila. Kung kaya, natuwa naman ako nang aking marinig yon. Pero nagkunwa pa kami noon ni nanay na aming tinanggihan yung kanyang alok. Pero ang totoo ay gutom na talaga kaming pareho. Buti na lang rin at kanya kaming pinilit. Mabait ito at magiliw makipag-usap na mabilis mong makakagaanan ng loob. May owner ito na sasakyan. Kaya naging mabilis lang yung aming pagpunta sa kanila. Nang dumating kami doon sa kanilang bahay, ay bakit para nag-ibang bigla yung aura ng paligid? Kung kanina ay napakaaliwalas, pagsapit namin doon ay parang naging makulimlim na hindi mo maintindihan. At para ako biglang kinabahan. Siguro ay may limang mga bahay na magkakalapit na naroon. Pero may mga bakanting lote na pagitan. Pasimple ko pa nga noong sinabi kay nanay na kung maaari ay wag na lang kaming tumuloy dahil sa masama ang aking kutob. Pero hindi na nito pinagbigyan pa yung aking pakiusap. Pagkat naroon na raw kami at nakakaya naman doon sa taong nag-aya sa amin. At wag na raw akong mag-isip pa ng kung ano-ano. Pagpasok namin sa bahay nila ay nakapagtatakang parang wala silang halos nakasangkapan. Nasa unang tingin ko pa naman doon sa lalaki ay may kaya talaga sila. At bakit parang ang lansa sa loob ng kanilang pamamahay na nakakasulasok talaga yung amoy. Pero patay malisya lang ako na kahit ang nanay ko ay kanya rin palang napansin iyon. Kanya kaming pinaupong sandali ni nanay doon sa kanilang sala at nagpaalam ito sa amin. Di nagtagal ay naririnig namin yung mga taong nag-uusap. Pero hindi namin iyon maintindihan ni nanay dahil nagsasalita sila sa kanilang lengguwahe. At nagkakalansingan yung mga kutsara at tinidor. Kaya naisip kong naghahain na siguro sila. Pero hindi noon napawi yung kabang aking nararamdaman sa dibdib. Ilang sandali pa ay lumabas na muli yung lalaki at niyaya na kaming magpunta doon sa kanilang pagkainan. May tatlo pang taong naroon sa kusina. Hindi ko alam kung magkakaano-ano sila.
dahil sa hindi naman ipinakilala sa amin ng lalaki. Pero sa tingin ko ay mag-anak sila. Nang nasa harapan na kami ng kanilang mesa, ay napansin kong kakaiba yung kanilang mga luto. Na nang mapansin siguro nila na hindi maganda yung aming reaksyon sa mga pagkain na kahain sa kanilang pagkainan, ay sinabi nilang iyon daw yung mga lutuin sa kanilang lugar. At sinabihan na nila kaming kumain na. Ewan ko, pero talagang biglang bumilis ang pagtibok ng aking puso. Kabadong-kabado na ako nung mga oras na iyon. Ayoko talagang kumain nung mga inihanda nilang ulam na naroon nung sandaling iyon. Kaya sinabi ko kay nanay, at tumingi si nanay nang paumanin sa kanila. Sinabi niya na hindi naman sa maarte kami, pero hindi talaga kami kumakain ng pagkain na hindi namin nakasanayan. Noon lang po talaga kasi kami nakakita ng ganong klase ng ulam na hindi mo mawari kung ano ang isinahog doon. Na sa unang beses mo palang itong makita ay hindi ka talaga mangangahas na kainin iyon. Na sa itsura palang talaga ay nakakadiri na. At nung sabihin nga ni nanay yung ganon sa kanila, ay nawala yung pagiging magiliw na makipag-usap nung lalaki. Napansin ko rin yung matatalim na pagkakatitig sa amin nung iba pang naroon. At ang mas nakakasindak pa sa akin ang gusto ay nung biglang magdatingan ang iba pang mga tao na akala mo ay mayroong selebrasyong magaganap, na nakapagdudulot iyon ng matinding kilabot dahil sa hindi man lang umiimik ang mga ito. Maya-maya ay biglang tumayo si nanay at dinukot yung kanyang cellphone na 3210 at nag-excuse siya at lumabas doon sa likurang pinto na nasa kusina. Nakita ko kung paano nila tinitigan si nanay, na tila humihingal pa ang mga ito habang matalim na nakatingin. Narinig kong kausap niya si tatay at kanyang idinitalye yung lugar na aming pinuntahan at kung paano makakarating doon, pati yung lugar at bahay na kinaroroonan namin ay kanya ring inilarawan. Narinig kong naroon daw si tatay sa kung saan kami nakipagkita sa lalaki at break time na umano nila sa kanilang trabaho. Naroon kasi ang project nito bilang isang electrical engineer. Panghuli ay sinabi ni nanay kay tatay na maghihintay na lang kami doon sa may labasan pagkat susunduin daw niya kami kasama nung kanyang mga tauhan sa construction at kakain na lang daw kami sa labas. Nanatili lang naman akong tahimik doon sa pinaupuan ko dahil sa nakapalibot na sila sa akin, na ang pakiramdam ko ay para silang nanggigigil na at takam na takam. Sobrang takot talaga ang naramdaman ko. Pagbalik ni nanay ay nagpaalam na kagad ito sa lahat ng mga naroon at nagpasalamat. Sinabi niya sa kanila na susunduin kami ni tatay kasama ng mga tauhan nito dahil kakain kami sa labas. Na kanya pa talagang inulit iyon, bagaman alam kong narinig nilang lahat ang kanilang mga napag-usapan dahil na rin sa lakas ng boses niya habang nakikipag-usap. Hindi sila nakapagsalita, pero parang umuusok sila sa galit.
Kitang-kita ko iyon sa reaksyon ng kanilang mga mukha. Pero patay Malaysia lang kami, pareho ni nanay. At kunyari, ay wala pa rin kaming nahalata sa kanila. Nang makalabas na kami ng bahay, ay nakita pa namin silang dahan-dahan na sumunod sa amin. Na mga laglag ang balikat at umuusok ang ilong sa galit. Hindi na sila lumabas pa ng bahay. Tinanaw lang nila kami mula doon sa pinto. Naisip kong ang laking panghinayang siguro ang kanilang nararamdaman. Dahil pagkain na ay naging bato pa. At nung nasa labas na nga kami, ay parang gusto ko na talagang tumakbo. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Ayaw pa rin naming magpalata. Nang nakalabas na kami doon sa rough road na iyon, ay mabilis na pumara si nanay ng tricycle at nagmamadali kaming sumakay. Na nang makaupo kaming pareho sa tricycle, ay doon pa lang kami tila nakahinga kapwa ng maluwag. At halos sabay pa kaming napabuntong hininga. Na nakatawag naman iyon ng pansin doon sa tricycle driver. At tinanong kami kung saan ba raw kami galing at bakit ganon ang aming reaksyon. Kaya sinabi ni nanay at kanyang inilarawan yung lugar dahil sa hindi naman namin alam ang pangalan ng mismong lugar na iyon. Na tila nagulat naman yung lalaki nang kanyang marinig ang mga sinabi ng nanay ko. Sinabi nitong buti raw at nakalabas pa kami ng buhay. Dahil ang kanumano ng mga aswang ang mga taong naroon. Lahat umano ng magkakamag-anak na iyon ay mga aswang. Natama nga ang aming kutob. Hindi sila mga karaniwang tao. Buti na lang din talaga at mabilis na nakaisip ang nanay ko ng paraan. Na gusto ko nga sanang mapakunot noo sa mga bagay na aking naririnig ng mga sinasabi ni nanay. Pero ayokong gawin at pinanatili ko lang na walang reaksyon yung aking mukha. Baka kasi makalata sila na paanong mapupunta ang tatay ko doon at may project bilang isang electrical engineer. E samantalang jeepney driver ito at wala itong cellphone. Si nanay lang ang mayroon dahil nga sa ginagamit niya sa kanyang negosyo. Kaya sigurado akong wala siyang kausap kundi tanging sarili lang niya na kunyari lang na tumawag ang tatay ko. Makikipaglamay po kami noon sa isa naming kamag-anak. Bali sa side dito ng nanay namin. Ayon sa kanya, ito yung kasundo niya sa lahat niyang mga pinsan. Sabi pa ni nanay, ay matagal na niya itong hindi nakita. Dahil sa bata pa lang sila, nang lumipat ang mga ito sa lalawigan na iyon. At si nanay naman, nang magdalaga, ay nagpamaynila. Kaya kahit kaming magkakapatid, ay hindi talaga namin ito nakikilala. Maging yung mga anak niya na pinsa namin. Humiram ang tatay namin noon ng sasakyan sa kanilang kumpanya para may magamit kami pagpunta doon. Yun din yung unang pagkakataon na makakarating kami sa kanila. Malayo ang biniyahe namin at hindi kabisado ni tatay yung daan. Makailang beses kami nagtanong. Tuwing may pagkakataon ay humihinto si tatay. Natatandaan kong inabutan na kami ng tanghalian noon sa daan. Kaya kumain na rin kami at
Nang makatapos, ay bumiyahing muli. Nang minsan pang magtanong si tatay, ay nalaman naming malayo pa pala yung lugar na aming pupuntahan. Ilang oras pa kaming bumiyahe hanggang sa inabutan na kami ng hapon. Nang sa wakas ay nabuhayang kami. Dahil lang magtanong muli si tatay, ay sinabi nung kanyang napagtanungan na malapit na raw yung lugar na aming destinasyon. Sa unahan raw ay may makikita kaming daan papasok. Paglalarawan pa niya ay hindi iyon simentado. At amin lang daw diretsuhin iyon. Kaya matapos na makapagpasalamat, ay pinaandar na muli ni tatay yung sasakyan. At nang makita nga namin yung daan na sinasabi ng babae, ay agad na iniligo ni tatay yung sasakyan. At iyon naman ang aming binaybay. Sabi ng babae, ay diretsuhin lang daw namin iyon. Kaya naman, nagpatuloy lang si tatay sa kanyang pagmamaneho. Hindi nga maganda yung daan at makipot ito, na hindi maaari magkasalubungan ang dalawang sasakyan. Nang malayo-layo na ang aming narating mula doon sa pinaglikuan, ay parang nagtaka si tatay na habang tumatagal kasi ay parang lalong nagiging mas masukal yung lugar. Nasa itsura noon ay may isip mo kung mayroon nga bang maninirahan doon. Pero itinuloy pa rin ni tatay. Nagtiwala pa rin siya doon sa sinabi ng babae. Hanggang sa unti-unti nang dumilim na nakapagdulot talaga iyon sa aming magkakapatid ng takot. Malayo na ang aming naabot ay wala pa rin kaming makitang bahay. Kaya sa pagkainis ay nasabi na ni tatay na naliligaw na raw kami. Duda na umano siya na doon nga yung bahay na aming pupuntahan. At napatunayan nga ni tatay na totoo ang kanyang hinala, na tama siya. Naliligaw na nga kami. Pagkat nailawan ng sasakyan ang isang tulay, na tanging tao lang ang maaaring makadaan. Isa iyong makipot na tulay na yari sa kahoy. Kaya sa galit ay naihampas ni tatay ang kanyang kamay sa manibela at napahimas sa kanyang ulo sabay buntong hininga. Wala naman kaming magawang magkakapatid para makatulong, kaya nanahimik na lang kami. Pero ang lakas na ng kaba ng dibdib ko nung mga oras na iyon. Nabukod sa halos hindi makitang kapaligiran, ay parang mayroon talagang mangyayaring hindi maganda. Nung mga panahong iyon po kasi, ay hindi pa uso ang cellphone. At kung uso man, ay duda ako kung magkakaroon ng signal doon. Dahil sa napakaliblib na talaga ng lugar na aming napuntahan. At nang masiguro nga namin na hindi iyon ang tamang daan papunta doon sa aming patutunguhan, ay pinaatras na ni tatay yung sasakyan. Nakalingon siya noon sa gawing likuran na kanyang tinitingnan mabuti yung daan nang mapasigaw kaming magkakapatid. Dahil kitang-kita talaga namin na mayroong sumunod na nilalang sa harapan. Ang hirap ipaliwanag nung aming nakita. Katulad ng sa tao ang pangangatawan nito, pero medyo kubain, na parang mas mahaba kaysa sa karaniwan yung kanyang mga kamay. Payat
ang pangangatawan nito na yung kanyang buhok ay mahaba na para iyong basa at mayroon itong malaking mga mata. Dahil sa pagsigaw naming iyon ay nagulat naman si tatay at agad na napatapak sa preno ng sasakyan. Pabulyaw siyang napatanong sa amin ng bakit. Kaya sinabi namin na mayroon kaming nakitang sumusunod sa aming sasakyan. Pero nawala naman iyong bigla. Si nanay naman ay hindi rin pala niya iyon nakita. Dahil katulad ni tatay ay nakalingon din ito sa likod. Maluha-luha kaming tatlong magkakapatid noon. Talagang sindak na sindak kami sa nakita naming iyon. At hindi pa po doon nagtapos yung mga naging karanasan namin sa pagpunta sa lamay na iyon, Sir Bibi. Dahil lang makalabas naman kami sa makitid na daang iyon, pag maniobra ni tatay ay kitang-kita ko naman sa pinakakanto yung isang babae na nakasuot ng kulay puting damit nang tamaan iyon ang liwanag ng ilaw ng sasakyan. Medyo nakatagilid ito sa amin na hindi rin pala iyon nakalampas sa paningin ng isa kong kapatid. Pero nanatili na lang kaming tahimik dahil baka madagdagan pa yung galit ni tatay. At nakakahiyaman, pero ikukwento ko na rin na inapuntahan pa kami noong lamay ng iba sa pag-aakala naming iyon na yung puron nung pinsan ni nanay. Na nakipagkwentuhan pa sila nanay at tatay sa mga taong naroon. Na malaman-laman namin nung huli na hindi pala iyon yung pinsan niya na nakahiga doon sa kabaong. At nakumpirma niya iyon nang sumilip siya. Halos maghahating gabi na nang marating namin yung lamay ng pinsan ng nanay ko. Pagod na kami dahil sa natagtag ng gusto yung mga katawan namin dahil na rin sa layo ng aming biniyahe. Pero may isa pa akong naranasang kababalagan doon mismo sa bahay ng pinsan ni nanay. Na habang nakaupo kami noon sa mga upuang nasa harapan ng kabaong ay may napansin akong isang pares ng paa na naroon ito sa gawing likuran nung ataol. Nakayapak lang iyon na walang anumang sabihin. Basa iyon at may mga puti. Nagtayuan talaga yung mga balahibo ko sa katawan. At ang mas matindi ay nung iangat ko yung aking paningin at malamang wala iyong katawan. Animoy para ba iyong isang larawan na mula doon sa kanyang tuhod pa itaas ay binura. Kinalabit ko yung isa kong kapatid dahil gusto kong ipapansin sa kanya yung aking nakita. Pero bigla namang iyong naglaho. May kalakihan yung bahay nung pinsan ni nanay na aming pinuntahan. Pero luma na iyon. Malaki din ang banyo nila pero sira-sira na yung pinto. Natinakpan ng yerong kinakalawang na rin at pudpud na yung ibabang bahagi. At hindi iyon naka-tiles na nanlilimahid at puno na ng lumot. Kaya nagkabiruan pa kami magkapatid noon na parang hindi marunong maglinis yung mga nakatira doon. Pero parang nagsisi kami na sabihin ang mga pangungusap na iyon. Dahil biglang kumurap-kurap yung nag-iisang ilaw na bumbilya noon hanggang sa tuluyan na iyong namatay. Na nang mapatingin kami sa labas ay mayroon namang ilaw at hindi naman nag-brownout.
At doon sa parte ng putpod na yero sa may pinto ay muli kong naaninagan yung paa. Kung kaya, naapasigaw na ako at napawak sa aking kapatid. Na dahil sa tindi ng takot ay naihina talaga ako ng tuluyan. Pero mabilis din iyong nawala nang buksan ng isa pa naming kapatid yung pinto at magtanong ito kung ano raw ang nangyari. Sinabi ko naman na mamaya ako nalang ikukwento sa kanila. Na umalis na muna kami roon. Nang makabalik na kami doon sa karamihan ng mga tao, ay sinabi ko sa kanila yung aking nakita, na maging sila ay nakaramdam ng takot. Na samantalang akin palang ikinukwento iyon, di lalo na kung kanila ding nakita. Pero hindi naman inabutan ng umaga at pinaramdaman din ang dalawa kong kapatid at pinakitaan. Nangyari iyon nung mapagpasyahan naming lumabas upang magpahangin. Doon kami pumuwesto sa may isang mahabang bangko sa tabi ng isang malaking puno. Hindi ko na matandaan kung anong uri ng puno iyon. Basta malaki din iyon at mayabong yung mga dahon na marami siyang mga sanga. Madaling araw na noon at may bitbit kaming tag-iisang kape at kumakain ng biskwit. Nang bigla na lang silang matulalang dalawa na mga nakanganga pa, kung kaya nakita ko pa yung mga durog na biskwit sa kanilang mga bibig. Niyugyug ko sila dahil sa kinabahan na rin ako, na parang nahihirapan na silang huminga. At nang mapasuliyap ako upang alamin kung ano ba yung kanilang nakita at kung bakit sila nagkaganon, ay naramdaman kong tila nanigas din ang buong katawan. At tulad nila, ay naramdaman kong nanikip ang aking dibdib, na para ba iyong sasapok. Nakita ko ang isang madre na ang kasuotan ay pangsinauna. Nakaluloy ang ulo nito at nakabigti doon sa may malaking sanga ng puno na dahan-dahan pang dumuduyan-duyan. Habang nakaangat, ang mga paa nito bunga ng pagkakapitin doon. Nahabol lang namin ang aming mga hininga nang marinig ang tinig ni nanay. At sinabing nandun lang raw pala kami. At naramdaman ko yung paghawak niya sa aking braso. Naapaupo kami magkakapatid na pare-parehong umiiyak. Hindi kami makapaniwalang tatlo na aning mararanasan ang mga bagay na iyon. Wala kaming ideya kung bakit nangyari iyon sa amin. Hindi po namin makalimutan iyon, Sir PB. Kaya nga kahit may kanya-kanya na kaming pamilya sa aming mga reunion at tuwing magkakasama-sama, ay madalas pa rin naming mabanggit at mapagkwentuhan ang tungkol doon. Na kahit ilang beses na naming napag-uusapan, ay tila hindi kami nagsasawang ulit-ulitin. Yung halos 24 oras na iyon na punong-puno ng katatakutan at kababalagan. Gusto ko lang pong ibahagi itong naging karanasan ko sa inuupahan po naming bahay dati. Matindi po kasi yung naranasan ko doon sa bahay na iyon. Kaya naniniwala po talaga ako sa mga ibinabahagi sa inyong kwento tungkol sa mga kababalagan at aswang. Dahil pareho ko pong naranasan ang mga iyan. Unahin ko na po yung naging karanasan ko sa lumang bahay na aming inuupahan noon.
May kalakihan po yung bahay na iyon, pero luma na. Bali dalawang palapag iyon na yung itaas na bahagi ay halos yari po sa kahoy. Sa pasimula pa lang po, nung kalilipat pa lang namin, ay nakaramdam na ako ng hindi maganda doon sa bahay. Nung kasalukuyan po kasing nagliligpit kami at inaayos yung aming mga gamit, ay pinaramdaman na po kagad ako. Hindi ko lang alam kung nung mismong araw na iyon ay naramdaman na rin iyon ng ate ko, pati na ng aming mga magulang. Nakarinig ako noon ng mga yabag sa itaas ng bahay na aking ipinagtaka iyon. Dahil lahat kami ay nasa ibaba. Dahil inuna naming ayusin noon yung ibabang bahagi ng bahay. At wala namang ibang taong naroon maliban sa aming mag-anak. Bukod doon, yung isang karton na pinaglagay namin ng mga gamit ay bigla na lang tumama sa likurang bahagi ng ulo ko. Na nang mapalingo naman ako, ay nasa gawing kusina ang aming mga magulang, habang si ate naman ay abala rin na inaayos at inilalagay yung mga kasangkapan namin sa lagayan ng telebisyon. At saka kilala ko ang ate ko. Hindi ito mahilig magbiro. Napakaseryoso nitong tao at tahimik. Kaya kinilabutan ako noon. Talagang nakaramdam ako ng matinding takot. Maliban dyan, ay marami pa akong naging mga nakakatakot na karanasan doon sa bahay na iyon. Sa maniwala kayo at sa hindi, ay talagang nananakit yung kung anumang elemento yung naroon. At habang tumatagal kami doon sa bahay, ay lalo ring mas tumitindi yung mga ginagawa nitong pagpaparamdam. At minsan na rin itong nagpakita sa akin, pero sa cellphone nga lang. Madalas ko itong maramdaman sa may banyo. Minsan, habang naliligo ako, ay bigla na lang nanindig yung mga balahibo ko sa katawan, kung kaya nagmadali ako. Paglabas ko ng banyo, habang nakatapis pa, ay kinuha ko ang aking cellphone. Taong 2007 po ito nang mangyari. Nang uso pa noong mga panahon na iyon ay Nokia. Tandang-tanda ko pa nga na ang unit na gamit ko noon ay Nokia N70. Pagkakuha ko ng aking cellphone ay nag-selfie ako sa iba't ibang anggulo. Ako na lang noon ang tao sa bahay dahil nakaalis na silang tatlo. Nung una ay wala naman akong napansin na kakaiba sa mga kuha ko. Pero matapos kong makapagbihis at tingnang muli yung mga nakunan kong larawan, ay talagang parang binayo ang dibdib ko sa kaba. Nang makita ko yung isang mukha ng malademonyong nilalang na nasa aking likuran. Sa bandang itaas ito ng balikat ko, na para bang gusto niyang halikan o kagatin yung aking leg. Kaya kahit hindi pa ako noon nakapag-ayos, ay lumabas na ako ng bahay. Ni magsuklay nga yata ng aking buhok noon ay hindi ko na nagawa pa. Pagdating ko sa paaralan na aking pinapasukan, ay akin iyong ipinakita sa mga co-teachers ko. At maging sila ay natakot sa kanilang nakita sa cellphone ko. Ikinukwento ko na sa kanila noon yung mga hindi magandang nararamdaman ko sa bahay na iyon. Natatandaan ko rin na humingi pa sila noon ng kopya sa akin. Dahil talagang kitang-kita doon yung mukha nung nilalang na mamula-mula, pati na
yung kanyang mga kamay. Madalas din akong nagkakasakit noon. Pagkagising ko sa umaga ay parang napakasakit ng buong kong katawan at napakabigat ng aking pakiramdam. Pero hindi pa dyan natapos yung mga nakakasinda kong karanasan. Ewan ko kung may nakaranas na ng ganito sa sino mang tagapakinig mo, Sir BB. Isang madaling araw ay binangungot ako. Panay ang sigaw ko sa masamang panaginip ko na iyon. Pero sa kabutihang palad naman ay nagising ako. Ngunit laking gulat ko nang mapansin kong nakalutang ako ng halos dalawang ruler mula sa higaan. Kaya hindi ko na talaga napigilan pa ang aking sarili. Napasigaw na talaga ako noon ng malakas. Dahilan para magising naman ang ate ko. At bigla na lang akong ibinagsak sa higaan. Nagiiyak talaga ako noon sa sobrang takot. Alam na rin ng mga magulang ko at kapatid ang tungkol sa mga kababalagang nararamdaman ko at nararanasan noon. Dahil nagsusumbong ako sa kanila, bukod doon, maging sila man ay pinararamdaman na rin nung nilalang na iyon. Marami pang mga hindi maipaliwanag na pangyayari ang naranasan ko noon dun sa bahay na iyon. Pero ang pinakamalala ay nung minsang magbanyo ako. Habang nakaupo ako sa inidoro, ay bigla ko na lang uli naramdaman na may ibang presensya na naroon. Nagtayuan na kaagad yung mga balahibo ko sa katawan dahil sa takot. Partikular na yung buhok ko sa may gawing batok. At mula sa aking pagkakaupo ay may kung anong pwersa na para akong binitbit pa itaas na nakayuko ako dahil para akong pinalian sa may bandang bewang bago hinilang pataas. Sa pagkakataon pong iyon ay iniangat ako ng mga pitong talampakan at nahirapan akong huminga. Hindi lang dahil sa sobrang takot, naramdaman ko talaga na parang mayroong sumasakal sa akin. Kaya gustuin ko mang sumigaw para humingi ng tulong ay hindi ko talaga nagawa. Akala ko nga ay mamamatay na ako nung mga sandaling iyon. Tapos bigla lang rin naman akong binitiwan. Tumama yung tuhod ko sa gilid ng bowl. Doon palang lumabas yung boses ko mula sa bibig. Kaya napapunta ang ate ko at naabutan niya akong nakasalampak sa sahig ng banyo na nakababa pa yung pantalong ko. Kanya akong tinulungan habang tinatanong ako kung anong nangyari. Iika-ika akong naglakad papunta sa aming sala habang inaalalayan niya ako. Namagayon tuhod ko at nagkapilay. Nang kanila akong samahan sa isang manggagamot ay nalaman naming mayroon ngang masamang elemento na naroon sa bahay na aming inuupahan. Nanampakiusapan namin yung matanda ay inamin ito sa amin na hindi daw niya iyong kaya. Lupa raw itong malakas. Kaya iminungkahi na lang niya sa amin na lumipat na lang ng tirahan. At iyon nga ang aming ginawa. Lumipat kami ng bagong matitirahan. Pero di ko alam kung bakit ganon yung nangyayari sa amin noon, partikular na sa akin. Dahil matapos naming makalayo doon sa masamang elementong naninirahan sa aming inuupahang bahay dati, paglipat naman namin ay aswang naman ang aking naranasan. Pero nangyari ito nung halos mag-iisang taon na kami doon
sa bago naming tinitirahan. Nagbakasyon kasi noon yung mga magulang namin. At tanging kami lang ni ate ang naiwan sa bahay. Madalas noon na pumupunta sa amin yung boyfriend niya. Minsan ay doon pa nga ito sa amin natutulog. Ayaw ko namang pakialaman si ate dahil sa may isip na ito. Tingin ko naman ay alam na niya kung ano ang tama at mali. Pero nagpapaalala pa rin ako sa kanya. Isang gabi, nung dalawa lang kami ni ate, ay mayroon parang bumagsak na kung anong mabigat na bagay sa aming bubungan na ipinagtaka naming dalawa. Dahil sa wala namang malapit na puno doon, pagkatapos noon ay nakaamoy kami ng mabaho. Napakalansa nung amoy na iyon at talaga namang nakakasuka. Bukod doon ay nagsimula na rin kaming makarinig ng kakaibang huni. Hindi iyon karaniwan tunog tulad ng nililika ng mga pusa o di kaya naman ay aso. Ibang-iba po talaga yung huni na iyon na noon lang namin narinig na magkapatid. At naramdaman namin na parang mayroong naglalakad sa bubong. Mabigat yung mga yabag noon. Mabilis akong bumaba para siguraduhin na nakasara yung aming pinto. Isinara ko na rin yung mga bintana. Pag-akyat ko, nung akin na rin isasara yung bintana sa itaas, ay bigla akong nagulat nang tumambad sa akin ang isang napakalaking pusa. Inangilan ako nito at kapansin-pansin yung paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Basta mayroong kakaiba sa mata niya na ang hirap ipaliwanag. At dahil doon ay kinutuban ako na hindi iyon karaniwang pusa. Dinampot ko yung walistambo at inambahan ko ito na akin siyang haampasin. Minsan pa itong umangil sa akin bago tuluyang umalis. Si ate naman ay panay lang ang sigaw habang nasa aking likuran. Bago ako nahiga nung gabing iyon, ay makailang ulit kong sinigurado na nakasarang mabuti ang mga pinto at bintana. Nauna nang natulog si ate sa akin noon dahil tinapos ko pa yung aking lesson plan. Nung nakahiga na ako, ay bigla naman akong nagising. Di ko alam kung gaano na ako katagal nakaitlip. Para kasing mayroong nasa loob ng kwarto namin maliban sa aming dalawa. Kumabog kaagad yung dibdib ko, pero nanatili lang ako nakahiga at hindi kumikilos. Panandalian ko pang si nanay yung mga mata ko sa dilim. Pareho kasi kami ng ate ko na hindi makatulog kapag may ilaw, kaya nagpapatay talaga kami. Nang mapansin ko na tila na wala na yung nararamdaman ko, ay dahan-dahan na akong umusad papunta doon sa switch na malapit sa akin sa may dingding. Pagpindot ko ay bigla akong nagulat nang makita ko may isang taong nakatayo doon sa may sulok at mabilis na kumilos sabay talon sa bintana. Mahaba ang buhok nito, pero ang pangangatawan ay katulad sa lalaki. At yung balat niya ay talaga namang kakaiba. Nagtaka ako kung paano niyang nagawang makapasok. Hindi ako nakagalaw sa pagkakaupo ko sa aming higaan. Naaluha talaga ako sa tindi ng takot. Pinalipas ko muna ang ilang minuto bago ko ginising si ate at tumayo. Lumapit pa ako sa may bintana kung saan ito lumundag. Mataas iyon at wala kang ibang babagsakan kundi doon sa ibaba. Dahil sa mga nasaksihan kong iyan, ay talagang naniniwala na ako
sa mga kababalagan. Pagdating sa mga masasamang elemento at aswang. Kaya nga kapag nakakapanood ako ng mga palabas na katatakutan, ay mabilis na bumabalik sa akin yung mga naranasan ko. Agad na sumasagi sa isipan ko ang lahat ng iyon. At kaya nga pala kami inaswang noong mga pagkakataon na iyon, ay nalaman ko nung huli na si ate pala ay nagdadalang tao. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Ken. 15 anyos po ako nang maranasan ko ito. Nangyari po ito sa isang bayan sa Western Visayas. Nang minsan akong sumama sa pinsang ko at sa kanyang mga magulang. Kapatid ni tatay ang nanay ng pinsang ko at doon rin siya lumaki. Nang pabalik na sila matapos na bumisita sa amin, ay naisipan kong sumama ng kanila akong yayain. Yun yung unang pagkakataon na makakarating ako sa malayong lugar. Tawid-dagat din po yung probinsya nila tatay. At nang bumaba na kami mula sa bus, ay napansin kong magigiliw yung mga taong naroon. Nakita ko mga nakangiti sila at pakiramdam ko ay mga palakaibigan. Maliban doon sa isang babae na tingin ko ay mas matanda lamang ito sa akin ng ilang taon. Na nang mapasulyap kasi ako sa kanya, ay napansin ko yung masamang paraan ng pagkakatitig niya sa amin. Nawirduhan ako doon sa babae. Sa totoo lang, dahil wala naman akong maisip na dahilan para titigan niya kami ng ganon, na para bang galit na galit siya sa amin. Pero yung pinsang ko at mga magulang niya ay parang hindi naman nila pansin yung babae. Nakipag-usap pa silang sandali sa ibang naroon. Nagtanong kasi ang mga ito kung saan kami galing. Na nang paalis na kami, nang muli akong mapasulyap sa babae, ay hindi pa rin ito inaalis ang pagkakatitig sa amin ng masama. Nabagya pang nakanguso dahil sa tindi marahil ng galit na kanyang nararamdaman, na hindi ko naman alam kung ano ang kanyang dahilan. May nilakad kaming ilang mga kilometro bago namin narating yung bahay nila. Nang makapahinga, ay hindi ko maiwasang magtanong tungkol doon sa babae. Paulit-ulit kasi siyang sumasagi sa isipan ko. Pero simple lang ang naging sagot sa akin ng pinsang ko. Wala daw iyon at wag ko na lang pansinin. Dahil may sira umano ang ulo noon. Dahil sa sinabi ng pinsang ko, ay napanatag na ako. Dahil alam ko na kung bakit siya ganun makatitig sa amin. Kinagabihan, nang kasalukuyan na akong nakahiga at nagpapahinga, ay may narinig akong ilang taong nag-uusap sa labas ng bahay. Tulog na noon yung pinsang ko. Doon nila ako pinatulog sa kanyang kwarto. Hindi malinaw sa akin yung pinag-uusapan nila dahil sa medyo mahina lang at nagsasalita sila sa kanilang lingwahe. Bagaman nakakaintindi naman ako kahit paano dahil na rin kay tatay. Ilang minuto din ang itinagal nung kanilang pag-uusap. At naramdaman kong pumasok na ang chewing ko sa loob ng bahay. Noong mga madaling araw, ay nakaramdam ako ng matinding ginaw. Kaya, nagagilap ako ng kumot. Napansin kong
wala na akong katabi. At nakarinig ako ng mga mahihinang boses. Pero dahil sa antok na antok pa ako, kaya hindi ko na lang pinansin iyon at muli akong natulog. Kinaumagahan ay tirik na ang araw nang magising ako. Paglabas ko ng kwarto ay agad akong binati ng pinsang ko nang kanya akong makita. Tinanong ko naman siya kung bakit nawala sa tabi ko nang magising ako nung madaling araw. Sinabi niya sa akin na umihilan daw siya noon. Pero parang nag-isip pa muna siya nang isasagot sa akin. Kaya medyo nagduda ako sa kanya noong mga oras na iyon, na naging isang malaking palaisipan para sa akin kung saan talaga siya nagpunta. Noong mag-aalas 10 na ng umaga, tulad ng ipinangako niya sa akin, ay kanya akong dinala sa isang maliit na talon malapit doon sa kanila. Pero pagdating namin doon ay mayroon ng mga tao. At nagulat pa ako nang makita ko yung babae doon. 5 silang lahat na sa palagay ko ay magpipinsan rin. 3 sa kanila ay mga lalaki. At tulad nung una ko siyang makita, ay agad niya kaming tinapunan ng isang matalim na pagkakatitig nang kanya kaming mapansin. At katakatakang tumigil sila sa kanilang ginagawang paliligo. Maging yung kanilang pagtatawanan ay biglang nahinto. At nung mga oras na iyon, ay hindi lang yung babae ang masamang nakatingin sa amin, kundi lahat sila. Nalubha ko naman iyong ikinagulat. Pero may nabubuo na sa isipan ko noong mga sandaling iyon. Lalo na nang magyayana ang pinsang ko na bumalik na sa kanila. Sa daan ay pilit kong inalam mula sa kanya kung bakit ganun sila sa amin. Tinanong ko na siya ng direkta kung may alitan ba sa pagitan ng aming mga pamilya. Pero hindi ako makakuha sa kanya ng tuwirang sagot. At panay lang ang sabi nito nang wala. At huwag ko na rin masyadong isipin iyon. Dahil naman sa mga sinabi niyang iyon, ay lalo ako naghinala. At tumibay ang paniniwala ko, sir, na marahil ay mayroong ang namamagitang away sa mga pamilya namin. Kinagabihan nang kakain na kami ng hapunan, ay parang nawalan na ako ng gana at panlasa. At nagsimula na akong makaramdam ng panlalamig para akong tatrangkasuhin. Kaya sa halip na kumain ay nagpaalam ako sa kanila at sinabing mahihiga na. Hinawakan ako ng aking tsahin sa noo. Pati yung mga daliri ko sa kamay ay kanya ring tiningnan. Napansin kong nagkatinginan sila at napakas ko kaagad yung pag-aalala sa kanilang mga mukha. Kanila akong inasikaso na hindi ko alam yung mga pamamaraan na kanilang ginawa dahil bago para sa akin iyon. Dahil noon ko lang iyon naranasan. Hanggang sa aking nakatulugan niyon. Nanung huli ay kanila na pala akong ginagamot at kinukontra yung pang-aaswang na ginagawa sa akin. Di ko rin alam kung paano nangyari iyon. Dahil ang tanging natatandaan ko lang ay yung masamang paraan ng pagtitig sa akin ng babae. Pero nung madaling araw nang magising ako muli,
Dahil sa mga ingay na aking narinig, ay doon ko nalaman yung sinasabi nila na inaaswang ako. Nagkagulo sa bahay. Kanila pala akong binantayan. At narinig kong tila may kumusyon sa labas. Nakita kong nagbukas ng pintana ang pinsang ko. Kaya kahit hindi pa mabuti ang aking pakiramdam, ay nagpilit din akong makatayo upang malaman kung ano ang tunay na nangyayari. At nasaksihan ko pa yung isa sa kanila na gumagapang. Nakakaiba talaga ang kanyang figura. Tao naman ang itsura nito, pero mahaba ang kanyang payat na mga paa at kamay, na para siyang isang malaking gagamba na naglalakad, habang yung isa naman ay nasa anyong tao rin at naglalakad ng normal. Ngunit nakadipa ang mga kamay at nakayuko ito ng bagya. At napansin ko rin na may isang malaking baboy silang kasama. Nakita ko yung aking chewin na may hawak ng itak at tinahamon niya sila habang awat-awat ito ng tiyahin ko. Matitinding pananalita ang kanyang mga binitiwan at kanya pa silang binalaan. Pero nagpatuloy lang ang mga ito na lumakad papalayo. Hindi ako makapaniwala noong una sa aking mga nakita. Hindi ko talaga akalain na umiiral pala yung mga ganong uri ng nilalang. Kinaumagahan ay kanilang itinuloy yung panggagamot sa akin. At naramdaman kong unti-unti nang gumaan yung aking pakiramdam. Nalaman ko mula sa kanila na matagal na pala yung alitan ng aming mga angkan. Ipinagtapat din nila sa akin kung bakit masama kung makatitig yung babae. Pagkat punong-puno talaga ito ng galit dahil kamamatay lang ng nanay nito. Na ang nakadali naman ay yung isa pang kapatid ni tatay na si Tio Arman. Ang angkan pala ng tatay ko, sir, ay mga antingero at lahi ng mga manggagamot. Habang yung kaaway nilang pamilya naman ay lahi ng mga aswang at mambabarang. At kaya raw nawawala siya pagkaminsan kapag madaling araw ay dahil may pagpupulong silang isinasagawa sa kanilang samahan ng mga antingero. Kung minsan ay nagsasagawa sila ng mga pagpapakain ng kanilang mga anting, para kasi sa kanila ay iyon ang mainam na sandali. Pagkukwento pa nila ay ilan na rin sa mga kamag-anak namin ang napuruan at napatay ng mga ito. Ang tatay ko naman sa kabilang banda ay mas piniling lumayo at manirahan sa Maynila. Bago ako bumalik ng Maynila ay ilan pang insidente ng pangaaswang ang nangyari. Pero dahil sa hindi rin nila mabasta-basta ang mag-anak ng kapatid ng tatay ko, kung kaya wala namang nangyaring masama sa amin. Hanggang ngayon po ay nagpapatuloy pa rin yung sigalot at iringan sa pagitan nila doon sa probinsya. Kamakailan nga lang ay nabalitaan namin na may isa na namang nasawi sa panig ng kabila. Kaya ang tatay ko ay palagi nagpapaalaala sa kanila na mag-ingat talagang palagi. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan.
Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.